Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Payday Friday, October 15, 2021. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Vice President Lenny Robredo, magpapaka-gentleman na lang daw sa patuloy na batikos ng mga karibal sa politika. At Senator Franklin Rilon sinabing walang alam sa hand gestures na naka-insulto daw kay Senator Ping Lacson. Manila Mayor Isko Moreno lumabas na ng NCR para manligaw ng mga botante sa Batangas. At kapwa actor turned politician na si Senator Bong Revilla, hahabol ba sa presidential race? Senator Manny Pacquiao bukas pa rin nga ba sa pakikipag-tandem kay VP Lenny sa Halalan 2022? Exclusive! Dating Congressman Teddy Bagilat sinabing friendly sina Pacquiao at Robredo sa isa't isa at ukol sa naging hidwaan sa dating kapartidong si Edgar Erice, bati na daw sila. Unang araw ng pagbabakuna kontra COVID sa mga menor de edad, umarangkada na. At sa showbiz, internet singing sensation na si Gigi De Lana tatawid na sa acting para bumida sa isang international online series. Magandang gabi, Vice President Lenny Robredo magpapaka-gentleman na lang daw sa patuloy na batikos ng mga karibal sa politika. At Senador Franklin Rilon sinabing walang alam sa hand gestures na naka-insulto daw kay Senador Ping Lacson. Narito ang report. Sumagot na ang kampo ni na Vice President Lenny Robredo at Senator Franklin Rilon sa sinabi ni Senador Ping Lacson na na-insulto ito sa huling unity talk sa kanila. Kahapon sinabi ng kapwa presidential aspirant na si Lacson na kamuntik siyang mag-walkout sa pulong na yon. Kumbinsido si Lacson na nagmuestra umano si Rilon para mag-withdraw siya at itulak ang tambalang Robredo at Tito Soto. Si Rilon sinabing na sorpresa siya sa rebelasyon na ito. To be honest with you, I do not know bakit naging issue ito. Sasabihin ko sa inyo na tapat, hindi ko po alam ang mga hand signals. It was a sincere effort to seek unity. And I honestly, I do not recall the hand signals. I do not know. You asked me today what the hand signal was, I do not know. Because I never communicate that way. Paliwanag naman ni Robredo. Hindi ko nakita si Senator Drillo na nag-hand signals, pero para sa akin lang, wala namang any need for that. Kasi kung meron kaming mensaheng ipapaabot na ayaw naming marinig ni Senator Ping, edi sana si Senator Soto na lang kinausap namin. Pero we requested to talk to both of them. Giit nito, hindi siya mag-aaksaya ng panahon kung hindi siya seryoso sa unification. Samantala, pinabulaanan ng tambalang Robredo Kiko Pangilinan ng umano'y pag-pressure ng grupo sa dating 8-diretso Senate candidate na si Samira Gutok, na ngayon ay nasa Senate slate na ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno. Ang pinaalam niya, kung pwede siyang lumipat sa Aksyon Demokratiko, sobrang okay sa akin. Sobrang okay sa akin kung saan siya mapapabuti. You know, we wished her well. We told her good luck. Nagpaalam ng maayos. At sa harap ng patutsada ni Moreno kay VP Lenny ukol sa pagpapalit ng kulay mula sa pagiging anya ID lawan, sagot ni Robredo, magpapaka-gentleman na lang ako ha. Ayoko nang pumatol. Kasi mas malaki yung mga problema natin. Matatandaang nakipag-unity talk rin si Lenny kay Isko pero kalaunan ay inaming hindi sila nagkasundo sa usapin ukol sa pamilya Marcos. Tambalang Robredo Pacquiao sa 2022, posible pa rin nga ba? Kung si Senator Pacquiao ang tatanungin, bukas naman siya sa lahat ng posibilidad. Nagbabalita si JP Palileo. Hanggat hindi pa dumating yung November 15, siguro possible pa yung mga substitution. O sa akin ay, sa ngayon, masaya naman ako sa Vice President ko dahil eksperyensyado sa lahat ng mga tumatakbong Vice President.
Yan ang inihayag ni Senator Manny Pacquiao ngayong October 15, kaugnay ng posibilidad na tandem nila ni Vice President Lenny Robredo sa hinaharap. Pero paliwanag ni Pacquiao, bagamat hindi sila nagsasara ng pinto, sa ngayon ay happy naman ito sa kanyang VP running mate na si Lito Atienza. Inilabas naman ni Senator Manny ang kanyang listahan ng mga tatakbong senador sa ilalim ng Pacquiao Atienza tandem. Mas kandidata din si Majority Leader Miguel Sobere, Joel Villanueva, Chief Escudero, Loren Legarda, Binay po, at si Barbo, hindi po siya guest candidate. Kandidato po natin si Barbo and then si Rapitol po also. Pito o walo yung mga senator lineup natin. Sa pag-aarap naman ni Pacquiao sa anak ng dating diktador Ferdinand Marcos na si dating senador Bongbong Marcos bilang isa sa mga makakatunggali niya sa halalan 2022, matapang na nagpahayag si Pacquiao ng kanyang saloobin. Ayaw ko kasing manira pero yung issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses ay kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan na sigurong ipalit yung sinisigaw ng mga ng taong bayan. Sinabi rin ni Pacquiao na sakaling siya ang mananalong pangulo ng bansa, bukas siyang buhayin muli ang mga kaso laban sa mga di umano'y nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Buong tapang ding nanindigan ng retired boxing champ na hindi niya pipigilan ang International Criminal Court sa pag-imbestiga sa mga crimes against humanity cases laban kay Pangulong Duterte. Nirerespeto natin yung investigasyon ng ICC dahil membro po tayo dyan. Unang-una, hindi po tayo tututol dyan dahil karapatan po nila bilang membro tayo ng international community. Dapat natin din igalang ang kanilang mga proseso. Naghain ng COC si Pacquiao sa ilalim ng PROMD party list habang nakabinbin pa sa COMELEC ang issue ng hitwaan sa loob ng PDP Laban Party. Para sa balitang ito si JP Palileo. Sa kaugnay na balita, senatorial vet ni Robredo na si Teddy Bagilat, sinabing magaan ang loob ni VP Lenny kay Pacquiao. At ukol naman sa naging hidwaan ni Bagilat sa dating kapartidong si Edgar Erice, bati na daw sila. Lahat ng yan sa ating exclusive na interview. Magandang araw, mga kasama natin ngayon sa balitang A to Z, dating Congressman Teddy Bagilat. Magandang araw rin, Barbie. Magandang araw sa mga nagkapanood natin. Bakit niyo po gustong tumakbo para sa Senado? Gusto kong i-represent yung mga kapatid nating mga katutubo. Ako lang yata ang kandidato galing sa hanay ng mga katutubo o isang cordilleran, isang taga-norte, isang Ifugao at saka isang Gandang. I come in representing the IPs and also yung mga pinagalaban ng mga katutubo, lalong-lalo na yung kalikasan. Ano po yung stand nyo sa Kaliwa Dam Project? Ako, isa ako mga tumututol no, doon sa Kaliwa Dam. Mm-hmm. In fact, usap ko rin yung mga leaders doon, yung mga dumagats. No? Well, primarily because one, hindi talaga sila nakonsulta na mabuti. At saka hanggang ngayon ay tumututol sila kasi matataboy sila doon sa kanilang ninunong lupa. Eh. Tinanong si Senator Pacquiao kung posible pa ba ang pag-uusap with VP Lenny Robredo? Ano po ang komento niyo doon? The lines are still open. Mm. So, importante pa rin na nag-uusap. Hindi natin alam kung anong mangyayari in the future. But ang importante is, magkakaibigan pa rin naman sila. Kahit meron silang mga sariling lineup, ganun rin naman sa panig ni Mayor Isko, saka sa panig ni Senator Ping. No? The lines are still very much open. Although sa ngayon kasi ang aming focus is yung kinakausap naman namin yung mga ibang-ibang grupo sa baba. But Congressman, as far as you know, nakikipag-usap ba si Senator Manny kay VP Lenny? Sa ngayon, wala akong alam. No? But they're quite friendly with each other. No? Mm-hmm. Nagkakwento naman si VP Lenny sa amin, magaan naman ang loob niya kay Senator Manny and vice versa. No? Would that mean Senator Kiko would give up his spot? Not privy to the negotiations. As far as we're concerned, tuloy na to. Parang nagpingpong po kayo na kay Sir Erice tungkol sa mga komento sa Liberal Party. Meron pa po ba kayong gustong sabihin tungkol sa issue na ito? Okay na kami. Nag-message na kami sa isa't isa. Ah, talaga? So, bati na po kayo? Nag-away po ba kayo? Naman, kahit, because I've known Egay since way back.
whatever was said was emotionally charged at the time when I saw his interview. Mm-hmm. But after that naman, nag-usap naman kami na let's not burn bridges. Kakaibigan pa rin naman tayo. I wish him well. All's well that ends well. Mula Tondo, nag-umpisa nang magpakilala si Mayor Isko Moreno sa labas ng Maynila. At kapwa-aktor na naging politiko na si Senator Bong Revilla, hahabol nga ba ng kandidatura sa pagkapangulo? Nagbabalita Billy Torres. Mainit ang naging pagtanggap ng mga Batanggenyo kay Action Democratico Standard Bearer at Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa naging pagbisita nito sa Lipa City. Formal niyang inihayag ang paghingi ng suporta sa mga opisyalis sa lalawigan ng Batangas. Idiniklara ni Senator Ralph Recto ang suporta kay Moreno at hinimok pa ang mga Batanggenyo na bigyan ng pagkakataon ng liderato ng alkalde. Si Isko, sa ilang bangko ng kasama, may competence, may courage at tapang, at mayroong puso, may empathy para sa pangkaraniwang mamamayan. Kaya ang pausap ko sa ating mga kababayan, pag-isahin na natin si Mayor Isko Moreno para maging susunod na Pangulo ng Bansang Pilipinas. Ipinaliwanag ni Recto kung bakit si Isko ang kanyang Pangulo at hindi ang mga kapwa senador gaya na lang ni Senator Manny Pacquiao at Ping Lacson. Hindi naman sa hindi sila kwalipikado, pero anya, naniniwala siya sa naging pamumuno ni Moreno sa Maynila. Gusto niya na maranasan sana ng buong Pilipinas ang ginawang estratehiya ni Yorme sa nasasakupang lungsod. Maraming pupunta din manliligaw, sabi ko nga nung umpisa. Pero maliwanag, meron na tayong sinagot na nanliligaw sa atin. Pagbuunan natin si Mayor Isko, si Vice President Willie Ong, ang kanyang mga senador sa pag-ikot, sa paglibot sa buong Pilipinas na meron silang tiwala, meron silang kumpiyanse na dine sa Batangas may baon na silang 1 milyong boto. Ipinunto rin ni Yorme sa convention na hindi ang mga nakakaharap sa politika ang tunay na kalaban, kundi ang COVID-19. Magugunit ang kinilala si Yorme bilang adopted son ng Lipa City dahil sa walang kamayo na pagkilos nito para sa Batangas noong kasagsagan ng pag-aalboruto ng Bulkang Taal noong January 12, 2020. Samantala, tila nagkaroon ng bakas ng pangalan ni Senator Bong Revilla sa mga tatakbo sa pagkapangulo. Sinabi ni Lakas CMD Secretary General Prospero Pichay na hindi na nila nakikitang tatakbo sa pinakamataas sa posisyon sa bansa si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, pero nananatiling may puwang ang posisyon para kay Revilla. Ayon sa kanya, una na nilang sinabihan si Revilla pero hindi niya ito tinanggap. Sinubukan din anya nila itong muling kumbinsihin pero hindi pa rin ito pumayag. Gayunpaman, hindi nila isinasa ang posibilidad na baka magbago ang isip nito. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Mga sikat na presidential aspirants naglabas na ng listahan ng mga pambato sa Senado. Pero kapansin-pansing may mga pangalang tila guest candidate ng lahat. Narito ang report. Isang linggo makalipas ang COC filing, mga presidential aspirants kanya-kanyang press release na ng senatorial slate. Si Vice President Lenny Robredo una nang binanggit sina Antonio Trillanes, Leila De Lima, Chel Diokno, Liza Ontiveros at Teddy Bagilat. Pero kasama rin sina Cheese Escudero, Richard Gordon, Joel Villanueva at Mig Zubiri. Kabilang din ang dating Vice President Jojo Binay na dating katunggali ng Liberal Party leader na si Mar Rojas. Pero paliwanag ng kampo nila Robredo, walang perpekto sa amin, pero yung pinakamahalaga, yung commitment sa kayong readiness. Oo, meron kaming mga diferensya. Oo, meron kaming nakaraang pakikipagtunggali. Ang kalaban natin ay COVID, hindi ang isa't isa. Kapansin-pansin namang wala pa sa listahan si Nery Colmenares na naging maingay na taga-suporta ni Robredo. Pero ayon kay VP Lenny, kasama ito sa mga ninomina at posibleng makuha ang 12th pwesto. Kasi ngayon, I think there are about 4 or 5 nominees
So, kailangan naming iproseso. Ayaw namin madaliin. Samantala, Lacson-Soto tandem naghayag na rin ng mga pambato sa Senado, kabilang sina JV Ejercito, Monsur del Rosario at Sherwin Gatchalian. Sa corner naman ni Manny Pacquiao, Lito Atienza, andun sina Lutgardo Barbo, Rafi Tulfo at Nery Colmenares. Samantala, may ilang mga pangalan na umuulit bilang guest candidate sa ilalim ng iba't ibang tiket, katulad ni Nazubiri, Villanueva, Gordon, Escudero, Legarda at iba pa. Sa pahayag ni Testaman Joel Villanueva, sinabi nitong karangalan na makasama siya sa tiket ng mga nabanggit na presidential aspirants. Patunay anya ito ng kanyang track record ukol sa paglilingkod sa bayan, lalo na sa usapin ng job creation. Aminado ang Robredo camp na ganito ang realidad, pero pakiusap nila sa mga guest candidates. Yes, we will help you. We unite, but we would like to suggest that at the minimum, you will not endorse any candidate. Ilan pa sa mga tatakbo ay sina Carl Balita, Samira Gutok, Rafi Tulfo, Sergio Smenya sa tiket ni Moreno. At sa tiket naman ng PDP laban, ni Nabato de la Rosa at Bongo, andun ang mga dating government officials katulad ni Nagreco Belgica, Mark Villar at Salvador Panelo. Samantala sa kampo naman ni Bongbong Marcos, wala pa itong naiaanunsyong VP running mate at iisa pa lang din ang kanyang pambato sa Senado na si Attorney Larry Gadon. Umarangkada na ngayong araw ang pagbabakuna kontra COVID sa mga menor de edad, nagbabalita si Giselle Simon. Nagsimula na ngayong araw ang pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa edad 12 hanggang 17 taon na may comorbidity. Inumpisahan sa 8 hospital sa Metro Manila ang vaccination. Ang gamit na bakuna ay Pfizer at Moderna na tanging may emergency use authorization mula sa FDA para magamit sa mga kabataan at bata. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III na mahalagang may daladalang medical certificate ang magpapabakuna na patunay na may comorbidity ang mga ito at kinakailangan rin kasama ang magulang. Dagdag pa ni Duque, sa mga nagdanais magpabakuna, maaari lamang makipag-ugnayan sa kanilang mga pediatrician at local government unit para makapagparehistro. Nilinaw naman ni Duque na walang side effect ang bakuna sa mga bata. Minor lang, usually minor side effects based on the FDA. It's very small, 0.006% for minor. For serious side effects, it could be about 0.15%. Apela rin ni Duque sa mga magulang na hikayatin ang kanilang mga anak na magpabakuna. Ang akin lang po panawagan sa inyo, lalo na ang mga magulang, malaki po ang influensya sa desisyon na ito. At hikayatin po natin ang ating po mga anak na magpabakuna dahil ito po ay dagdag na proteksyon, lalo na po para sa mga kabataan na may kaakibat ng mga sakit. Ay kaagaran po, dalhin na po natin sila sa mga ospital. Meron po tayo sa kasalukuyan 8 ospital na nagpapatupad ng ating nag-uumpisang pediatric age vaccination. Ilang mga magulang na rin ang sinamahan ng kanilang anak kanina na magpabakuna sa Fidel Mundo Hospital sa Quezon City. Ayon sa mga ito, ginusto talaga nilang mabakunahan ang kanilang anak para magkaroon ng protection sa mga virus. One for personal protection. Second is it's our civic duty so that the country can achieve the herd immunity that we are trying to. Hindi ba kukos ng severe disease and even death ang vaccines? That's why I decided to have my daughter vaccinated already. Well, para to support ta rin na syempre mabawasan yung mga infection and then para din sa kanya kasi. So syempre in preparation para sa kung halimbawang bumalik na yung school at pwede na mag face-to-face, at least protektado na rin. Pero ayon naman sa isang magulang, may kakaunti itong agam-agam sa posibleng epekto ng bakuna sa kanyang anak. Well, syempre may feeling na protected na, but however, may fear pa din of course because of the variants that's coming out. Pero at least medyo may konti nang, alam mo yon, parang ano ka na, okay ka na, di ba? As compared kung wala talagang bakuna yung mga bata. Sinabi naman ng isang kabataan na nakapanayam namin nagpabakuna ito dahil para po alam, mabawasan yung mga chance na dumami yung cases dito, maging infected sa Pilipinas. Samantala, wala naman ito nararamdaman na side effect ng bakuna.
Wala naman po. Wala po masamang pakaramdam sa ano, bakuna. Iginiit naman ngayon ni Senator Win Gatchalian na huwag pahintulutan ang walk-in sa mga vaccination site upang maiwasan ang kumpulan at posibleng hawaan ng COVID-19. Ayon din kay Gatchalian, makakatulong ang pagpapabakuna para magiligtas ang pilot testing ng face-to-face klase sa susunod na buwan. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Susunod, pag-uulan magpapatuloy sa bansa dahil sa La Nina. At kaso ng tuberculosis hindi natututukan dahil sa pag-usbong ng COVID-19. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nag-uumpisa ng maramdaman ang La Nina sa bansa ayon sa PAGASA. Mararanasan pa ang malalakas na pag-ulan o yung hindi karaniwang pagbuhos ng ulan. Posibleng umabot ang pag-ulan sa unang bahagi ng 2022. Sa ngayon ay patapos na ang habagat habang papasok naman ang amihan. Ikalawang araw na ng pagpataklang sa 7,000 ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Kasabay ito ng ipinatutupad na Alert Level 3 o ipatutupad na Alert Level 3 bukas sa NCR. Mayroon ding 13,000 na bagong recoveries at dagdag na 203 sa Pumanaw. Bumaba rin ang bilang ng aktibong kaso na sa ngayon ay nasa 78,000. Mga lokal na pamahalaan umalma matapos hindi makonsulta na ibaba na ang alert level sa NCR at mga LGU nagkukumahog sa pagpapatupad ng bagong alert level bukas at pagpayag sa Christmas party, pinag-iisipan pa. Nagbabalik si Giselle Simon. Nagkukumahog na ngayon ang lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa pagpapatupad ng Alert Level 3 bukas. Binuksan na kasi ang hindi pinayagan na negosyo at tataas na rin ang capacity level ng mga restaurant. Ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, na minamadali na nila ang pag-i-inspection sa lahat ng mall para tiyakin na may patutupad ang minimum health protocol. Giit ng alkalde, bukod sa hindi na konsulta ang Metro Manila mayors sa pagbababa ng alert level, sana daw ay nabigyan na lamang ng mas maagang guidelines sa alert level 3 para nagkaroon sila ng sapat na panahon para maghanda. Tulad ditong alfresco dining, 100% papayagan natin. Pero paano yung mga social distancing, paano yung mga contact tracing na dapat gawin kung sakaling magkaroon ng kaso ng COVID? Dapat nakahanda ito. Samantala, pabor naman sila sa pagbubukas ng ekonomiya pero dapat pa rin mag-ingat para hindi na muling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Hindi patiyak ng Department of Health kung papayagan na ang Christmas party sa December. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ito ay depende kung bababa ang kaso ng COVID-19 sa NCR. Malaki kasi ang posibilidad na magkaroon ng transmission sa mga pagtitipon. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Inilabas na ng palasyo ang listahan ng green countries kung saan hindi na kinakailangan sumailalim sa facility-based quarantine ang mga fully vaccinated na biyahero. Nasa 49 na bansa ang itinuturing na low risk sa COVID-19, kabilang ang Algeria, China, New Zealand, Syria at Taiwan. Tanging ang Romania naman ang nasa red list kaya hindi muna papayagang makapasok ng bansa ang mga biyaherong galing dito. Sa mga bansa naman na nasa yellow list, kailangan pa rin sumailalim sa facility-based quarantine hanggang sa lumabas ang negatibong resulta ng RT-PCR test na isinagawa sa 5th araw. Ipinabatid ng WHO ang pangamba sa muling pagtaas ng kaso ng tuberculosis. Samantala, humingi na ng saklolo ang gobyerno ng Russia sa mga retiradong mga doktor nito dahil sa dami ng kaso ng COVID-19. Ang detalye sa balita ni Billy Torres. Nababahala ang World Health Organization dahil sa muling pagtaas ng kaso ng tuberculosis sa buong mundo matapos ang ilang dekada.
Ayon sa organisasyon, isa sa nakikitang dahilan nito ay dahil hindi natutukan ng sumabay pa ang COVID-19 pandemic. Kaya hinihimok nila ang bawat bansa na gumawa na ng hakbang para mapigilan ang paglala ng sitwasyon. Ang nasabing sakit ay pumapangalawa sa pinakanakamamatay at nakahahawa. Nasa ngayon ay may bilang na ng kaso na umaabot sa 4.1 million sa buong mundo. Humihingi na ng tulong ang gobyerno ng Russia sa mga retirado nilang doktor dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Hinihiling nila na bumalik na sa serbisyo ang mga ito para maagapan ang pagdami pa ng kaso. Lalo pa at mabagal ang pagbabakuna sa nasabing bansa dahil na rin duda ang mga mamamayan dito sa sariling bakuna. Maaalalang kamakailan lang nang maitala sa Russia ang higit 900 nasawi sa isang araw. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Susunod, Gigi Del Lana handa ng bumida sa International Series. At Brother Eddie, special guest ni Senator Joel bukas sa Action Time. Huwag bibitiw, tutok lang dito pa rin sa Balitang A to Z. Release ng bagong single ni Adele, milyong-milyong views agad ang inabot. At ilang mainit na eksena sa prenup video ng celebrity couple Ellen Adorna at Derek Ramsey. Silipin natin ang lahat ng yan sa showbiz balita ni Damiel Kaasi. Matapos kagiliwan sa singing challenge na ito, sasabak naman bilang leading lady si online sensation Gigi De Lana sa isang international series na pinamagatang Hello Heart. Makakasama ni De Lana ang aktor na si Gerald Anderson. Ipapalabas ang Hello Heart sa streaming platform na iQIYI. Bago pa man sumabak sa shooting ng online series, pinasilip na ng singer ang acting prowess sa kanyang bagong single na Sa Kalam. Ilang oras matapos ang release ng comeback single ni Grammy Award singer-songwriter Adele na Easy On Me, sa YouTube, umabot agad ito ng more than 18 million views and counting. Hot topic din sa Twitter ang hashtag EasyOnMe30. Sa isang Twitter post din, kinumpirma ni Adele na sa November 19 ang release ng bagong album na may title na 30. Binahagi ng celebrity couple Ellen Adorna and Derek Ramsey ang ilang maiinit na eksena sa kanilang prenup video. Saliw sa kantang Proof ni American singer-songwriter Brooke Wagoneer, makikita sa video na inupload ni wedding videographer Bob Nicolas ang ilang maiinit na eksena. May kuha sa loob ng sasakyan. At sa dulo ng video, magkasama ang sexy couple sa open field habang palubog ang araw. Inaasahan namang magpapakasal na ang celebrity couple ngayong taon. Para sa Balitang A to Z, Damiel Kaasi. Sa pambihirang pagkakataon, makakasama ni Senator Joel Villanueva ang ama nito na si House Deputy Speaker at CBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva sa special episode ng Action Time. Balikan sa kanilang panayam ang pag-uumpisa ng Jesus is Lord Church Worldwide at ang iba pang kapanapanabik na kwentuhan ng mag-ama. Paano nagsilbing inspirasyon at pagpapala si Brother Eddie? Bukas na po yan, 10:15 dito lang sa Balitang dito sa A to Z Channel 11. Uy, Friday payday na pala, isa sa mga nakagawian ng mga Pinoy sa Kapaskuhan ang magbigay ng aginaldo sa inaanak. Paalala, mag-ipon-ipon na kada sahod dahil inaanak is waving na daw. 71 days na lang po, Pasko na.
At para naman sa ating quote of the day, ito ay mula sa isang Russian chess grandmaster, writer, commentator at political activist na si Garry Kasparov. Ayon sa kanya, ang isang modernong propaganda ay hindi lamang para magbigay ng maling impormasyon at isulong ang kanilang mga balak. Ito rin ay isang paraan upang pagtakpan ang mga kasinungalingan at katotohanan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga storyang may dalang inspirasyon na tinutukan ng balita A to Z. Ako si Barbie Mula. Maging maalam, magialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!